Hello guys, welcome back to my channel, no? So yung, ayun guys, na-set up ko. Yung gagawin ko nga pala na video ngayon is, ano, yung paano i-connect yung passive natin na, ano, mga speakers or yung yan, may power amp akong nilagay. Ay, nakalimutan ko nga pala ilagay yung active crossover natin, so mamaya na lang pag mag-demo na ako sa wedding. So, ganun guys, no? Paano i-connect yung powered speaker natin, tapos passive natin, powered or active natin na speaker sa mid, no? Tapos, lalagyan natin siya ng passive na subwoofer. So, ito yung connection, ipapakita ko ngayon kung paano to guys. Kasi, kukonect tayo eh. Yung, may, ano na to, yung tawag dyan, yung signal chain ito. Kasi hindi ano eh, hindi siya sa auxiliary. Yung tulad ng mga pinapakita ko na mga dumaan ng mga video na doon tayo nakakonect sa mga auxiliary. So, ito guys, sinama natin siya sa signal chain ng main speakers natin, no? Yung dalawang powered or active. So, dyan tayo kukuha ng signal papunta sa active crossover natin at papunta sa power amp natin and then subwoofers natin, no? So, ito guys, siguro yung dedemo ko lang yung ano lang. Baka isang powered lang na kukuha tayo isang signal sa powered kasi yung mangyayari kasi nito, pwede naman siguro kukuha tayo ng left and right signal sa active natin pero mahabang XLR na naman yung ano nung need natin, no? Syempre, yung power amp madalas itatabi na lang natin sa isang set yan. So kung doon kung saan yun siya malapit, doon ko na lang siya. Yun na lang ang subwoofer na patut ano ko yung bale yung channel na kung saan tayo diyan sa kukuha ng signal sa speaker. Doon lang tayo kukuha ng signal. Doon na siya malapit, no? Kaya magiging ano lang isang parang mono siya. Anyway, yung ano naman nakaparallel naman. So left and right pa rin yung subwoofer natin, no? Okay lang naman. Yung main purpose ko lang naman nito guys is pampakapal ng tunog ng bass natin or sub natin, no? Kasi ano eh, minsan talaga need natin ng mga ganyan, mga sub, lalo na sa mga sayawan. Yung ano, kasi guys, kung ganito, malayo, ito, malayo to guys. Ha? Isipan natin malayo, hindi to malapit, malayo. Yung boot natin, suppose, ito yung paraan natin kung kasi mga event kasi guys, no, may mga scenario tayo maiiwan yung mga mahabang XLR tulad ng mga auxiliary tapos naiwan sakto lang yung XLR natin sa distansya. Eh ito yung solution ko guys. Doon na lang ako kukuha ng signal sa full range natin, no, tapos tatabi ko na lang yung power amp at yung active crossover. Ito yung solution ko. May papakita ko. Kasi ano naman guys, kung tayo lang na mga nakakaalam, siyempre tayo, stricto tayo, gusto natin ganito talaga yung sakto, yung stereo talaga dapat. Ako guys, based lang sa akin ang experience ko. So far, di pa naman ako nakaka-experience ng masyadong stricto na kliyente or may alam talaga, no? Wala silang alam. Pero hindi naman sa sinasabi ko, tinotolerate ko yung mga ganito. Pero ito yung ano guys, kasi syempre, naiwan tayo mahaba. Ilan nga naman uwiin pa natin, medyo kung malayo. So, ano na yon patay na tayo sa call time, no? Dapat nakapag-set up na tayo. So, yung best solution ko guys is, eto, hanapan natin ng solution. Instead na mag-auxiliary tayo, connect na lang tayo dun sa, ano, sa, kuha lang tayo ng signal dun sa mga active or powered speakers, no? Para magiging mas madali yung ano. Anyway, ano naman pa rin guys nakokontrol pa rin naman natin siya sa channel strip ng, ano ng channel natin, no? May low mid at high naman dun. So, kung sa low, pwede naman tayo mag-boost, pwede na tayong mag-cut. So, yun yung ginagandahan guys. Kung ano, may mga mixer tayo. Kasi lalo yung mga gantong mixer, ibang, basta may kontrolado lang natin yung low mid at high, no? Yan yung pinakamadali. Hindi na yung doon na tayo. Doon pa tayo nag-a-adjust sa mga amplifiers sa likod ng mga, ano, ng mga active speakers. Doon na tayo mag-a-adjust sa board ng ano natin, no? Ng mixer natin. So, yan yung ginagandahan guys. So, ito guys, papakita ko ngayon kung paano yung setup na i-connect yung passive natin na speaker sa mga active or powered speakers natin. So, ito yung connection niya, guys. So, ito, guys. Kukonect na natin yung mga connection, no? Tapos, naihanda ako na. So, bali, ito, guys. Dito tayo kukuha ng main stereo out. Yan. Papunta sa magkabilaan na speakers, no? Diyan tayo kukonect. So, ito, niready ko na. Ito yung sa left. Ito. Ito yung sa, ano, right to right. Ito yung right at ito yung left connection, no, ng XLR na mahaba natin, no. Pero during the event kaya mas mahaba pa yan. Ito, 10 meters lang yung gamit ko.
minsan sa event namin umaabot ng mga 20 to 30. So dinudugtong-dugtong lang namin. So ito yung sa left natin. Yan, left speakers natin yan. At ito naman yung sa right natin. Yan. Connect natin sa right. Tapos guys, ito yung sinasabi ko. Dito tayo magli-link out. Ito. Magko-connect tayo dito. Halimbawa, either left or then right tayo. Or pwede naman dito, pero kung in case kung saan ito nakalagay, mas mahaba yung sa kabila eh. So, ito na lang. Isa na lang yung gamitin natin. Saan? Magli-link out tayo dyan ng isang XLR. Tapos, yung kabilang dulo niya, ito. Ito lang. Ito guys, ito. Yan. Connect natin dito. No? Dito pa rin tayo. Tigas ah. So, ayan. Connect natin. And then, galing dyan, kukuha tayo ng low para filtered yung sub natin, no? So, ito, connect natin sa power amp. At, tsaka, ito, nakaset kasi ito sa iba. So, ito guys, instead of stereo or bridge, so, ito, set natin to parallel mode. Yan, tapos saksak natin. At, syempre, hindi natin kakalimutan yung speaker wise natin. Na-speak on yan. Yan, ito siya. Isa. So, connect natin sa magkabilang subwoofer. Yan. At kabila rin. So, ganyan lang kadali guys. Within just ilang minute lang, ma-connect na natin lahat, no? So, ngayon, maglalagay na lang muna ako ng power para ma-testing natin yung audio. So, ayan guys. Ma-i-on ko na yung ano gamit natin, no? At ngayon guys, syempre, naka-play yung intro video natin. So, titingnan natin kung magbibigay ba siya ng signal dito sa meter natin, dB meter natin, no? No, teka. Ito, i-on ko nga pala ito. So, ayan. Ayan, may signal na tayo. At lalakasan ko lang ng konti yung signal. Okay, dyan, yan. Okay na yan. So, ayan guys. Ito, since naka-on na yung ano natin, amplifier sub-amp natin, at dalawang full range, no? So, ito yung full range na active natin. Babaan ko lang, baka maingay kasi. So, babaan ko na lang muna yung volume nito. Ayan. At least may signal pa rin tayo. So, baka maingay. Papagalitan tayo. Ayan. Set ko lang muna dyan. At ito yung isa. So, ayun. Tumutunog na yung dalawa. Yan. Ngayon naman guys, testing natin ngayon yung sub amp natin, no? Tsaka kung tutunog ba yung dalawang sub. Since tumunog na yung dalawang top natin, so testing natin yung dalawang sub. So balik natin yung volume. Ito nga pala guys ha, pinupull ko lang kasi kontrolado ko siya dito eh. So ngayon, lalagyan natin ang bass. Hinaan ko muna ito para matesting, no? Babaan ko lang. Malakas na siguro yan. Yan, tumutunog yung sound natin. At eto. Yan, tumutunog yung sound. So,
Inaano lang natin, guys, no? Ang check natin. Yan, dalawang signal. Nagre-receive ng dalawang signal. Yung since naka-parallel siya. Yan, tumutunog yung left at right natin. So, inaano ko lang. At, lalagyan natin ulit ng volume yung full range natin, oh. Ito naman isa. So, pwede na natin templahin, guys, no? Ako, mahilig, madalas ako, mahilig ako kumuha ng mid, eh. Naman, pwede naman natin kontrolin dito sa low, no? Ayan, guys, pwede natin lakasan, pwede rin natin hinaan. Oh, pwede rin natin hinaan. Oh, yan. Yan, mahina yung sub niya. Kahit lakasan pa natin. So, pwede natin lakasan ba ulit? Yan. Or dagdagan pa. So ayan yung setup natin, guys, no? At syempre, di mawawala, magsa-sound check tayo. Ay, hindi naman yung puro ganito na lang natugtog. So, teka guys, ha. Hanap na ako ng music para sa sound check natin. No?
guys, no, shout out nga pala kay ano sa mga subscriber natin, kay Soundtech Raf, ni kun ni Kitchon Capacitor from Malaysia, and shout out din kay Junel Lumakang, Roperson Perez from San Pablo City, Juanito Hernani, Dudski Guazon from Surigao, kay JR Borla, Tamayos Band Sound and Lights, Nonik Abis, Kent Dix Mini Sound, Rodelio Palmes, Yel Bods, Dean Manapilar, JR Lungay, also known as JR Vlog, at sa ewan ko ano to, usapang magada or usapang maganda. So thank you guys, no, maraming salamat sa suporta. God bless po lahat.